Hey, what's up, you guys? It's your girl Tin, back at it again with another video. Okay, so for today's video, nakita nyo naman sa thumbnail ko, diba? I will be sharing with you the things that I won't be buying this 2021. Ever since kasi na matutunan ko yung napanood ko kasi sa Netflix, aman ko kung familiar kayo dito. Comment down below kung familiar na kayo dito sa concept na to. It is the Konmari Method by Marie Kondo. Ito. Kung gusto mong mag-declutter ng mga gamit mo sa bahay, or sa office, ganyan, para mas madali ka makapag-decide kung ano ba yung tatanggalin mo sa mga gamit mo if those items spark joy. For example, sige, tanggal natin. Sige, for example, itong alcohol na to. So, hahawakan mo siya maigi, tapos sasabihin mo sa sarili mo, tatanong mo yung sarili mo, kung if this item sparks joy. So, as of the moment, since nasa pandemic tayo, kailangan siya talaga. And, of course, it sparks joy. Pero kung may mga bagay na kunyari na, itong cable na to, hindi siya gumagana. Does it spark joy pa rin ba sa'yo or hindi? Kasi may mga items na baka pag nakikita mo, parang nagbibigay ng ligaya sa'yo or something na parang nai-feel mo na may value pa to sa'yo. So, bakit mo siya kailangan maitapon? Pero kung wala na siyang value sa'yo, kung natapos na yung service na itong item na to sa'yo and it doesn't spark joy anymore or hindi na siya valuable, you can donate or throw it away. Kasi yung Konmari Method, somehow connected siya with minimalism and essentialism. And this year, talagang pinatotohanan ko siya. Hindi ko lang siya binabasa, hindi ko lang siya pinapanood, ina-apply ko siya ngayon sa buhay ko. Actually, nag-start ako mag-minimize since 2017, pero ngayong 2021 ko talaga pinush yung pag-minimize. And marami na sa tanggal sa gamit ko, yung mga clothes ko, nabawasan ko na siya. Yung mga natitira na lang dyan, yung mga gusto ko talaga suotin, parang pag hinawakan ko, parang alam ko na komportable ako dito, yun nga, nagsispark ng joy, regardless of the price. So, yun na nga, simulan ko na yung top 1, 2, 3, 4, yung aking top 4 items that I won't be buying this year. Since pag-usapan na rin naman natin yung sa mga damit, yun ang aking number 1, clothes. So, kasama na sa clothes yung mga shoes and accessories, like yung earrings, yung mga kwintas. So, this year, hindi ako bibili ng mga damit. Hindi rin ako bibili ng bagong sapatos at hindi rin ako bibili ng mga accessories. Kasi, so yung mga damit ko, medyo madami-dami pa kasi din sila. And medyo nasasayangan kasi ako dun sa kunyari bibili ako ng isang damit na bibilin ko para sa isang event. And then, yung hindi ko na siya magagamit sa iba pang pagkakataon. And then, makakalimutan na. So, parang nasasayangan lang ako dun sa ganun sistema. And then, so, hindi naman ako yung tipo ng babae na laging gustong may bagong damit, na laging parang gustong nakikiusok. So, yun. Isa sa mga madadaling bagay para sa akin is yung hindi bumili ng damit. So, sa mga ka-office mate ko and sa mga friends ko, so, most likely, makita nyo ako na paulit-ulit yung sasuot yung damit. And that's okay kasi gusto ko yung mga, yung lahat ng mga natira kong damit yan. Lahat yan, nagsispark ng joy para sa akin. Para sa akin, I look good in them. I look good wearing those clothes. And then, alam ko na parang I'm getting my money's worth dun sa mga damit na yan kasi nga ilang beses ko siyang nasusuot. Unlike kung kunyari bibili ka ng isang
damit na nagko-cost ng siguro sabihin natin 500 pesos. Pero one time mo lang siyang gagamitin. So parang nasasayangan lang ako. Pala sa shoes ko kasi medyo madami-dami pa akong shoes yan. Actually, nabawasan ko na yan. Ang ginagawa ko kasi sinasalit, ina-alternate ko para hindi masyadong na-worn out kaagad yung isang sapatos. Lalo na sa field, lagi kami naglalakad. Lagi kami nagpupunta kung saan-saan. Kaya parang every week, this week since I stay ako sa sector, sa Paranaque. So this week, ito lang yung shoes ko. And then the next week, iba naman yung shoes ko para hindi siya, yun nga, na-worn out kaagad. So ang second item na hindi ko bibilin this year is gadgets. So, yung phone ko, hindi ko muna siya i-upgrade kahit na 3 years old na siya. Hindi muna ako mag-upgrade ng phone. Yung laptop ko, hindi ko muna siya i-upgrade. Actually, medyo bago pa naman yan. Hindi ako muna bibili ng mga ano pa bang gadgets na ano, na papwede. Basta, ano, sa tingin ko sa ngayon, wala pa naman din. Yung mga unnecessary gadgets lang kasi. Parang nakikita ko kasi, if ever, kunyari, mag-aaya ko ng iPad or ng iPhone, parang meron silang same features na madalas kasi, actually, marami akong napapansin, marami akong nakikita na mga, yung, I'm not saying na ano, ano, hindi, I mean, aspirational naman kasi talaga yung mga ganong items. So, ano siya, magandang meron tayo talagang mga goals na inaay. So, healthy yon. Pero ang sa akin lang, meron kasi akong mga nakikita na bibili sila ng mga several Apple products. Pero hindi na-utilize masyado yung pinaka-purpose or yung pinaka-use ng isang item. Kaya medyo nasasayangan din ako nun. Kasi, kunyari, kung bumili siya ng iPhone and then bumili rin siya ng iPad, parang meron silang same usage. So, maigi na yung isa. Pero this is the minimalist talking, ha. Siyempre, kung meron isang item, kung kaya ko na merong isang gadget lang para sa lahat ng purpose. Ayun, sana naintindihan nyo. Pero ano, hindi ko sinasabi na hindi na ako mag-upgrade, na hindi na ako bibili ng gadgets in the future. Just for this year lang. Hindi muna ako bibili ng kahit na anong gadget. Ngayon, nakikita ko yung gadgets na meron ako, mas aalamin ko pa ako ano pa yung kaya nilang ibigay. And then, yun at yun lang muna yung gagamitin ko. So, number 3. Dito sa item na to, medyo nahirapan ako ng konti kasi ginagamit ko siya, hindi lang para sa akin, ginagamit ko siya sa mga clients ko. Pero kasi nakita ko this pandemic, medyo struggle pa rin ng konti yung industry na to. So, this year, hindi muna ako bibili ng makeup. Okay, so bakit hindi ako bibili ng makeup? Kasi, eto, makikita nyo, sobrang, meron ako isang cabinet ng puno ng makeup. Ngayon, hindi ko pa nakikita ulit kung gano'n na ba katagal yung isang product or kung malapit na ba mag-expire. Pero nung talagang beginning planning stage pa lang, ang dami kong ginastos, ang dami kong nagastos sa makeup, ang dami kong nagastos sa skincare. Ang napansin ko, lagi akong nanonood ng mga beauty vlogs. Gusto ko makiuso, gusto ko malaman kung ano yung mga trending na mga makeup items. And medyo napalaki yung gastos ko. Ito total natin lahat, siguro more or less as a 60,000 na lahat ng nagastos ko sa aking makeup collection dyan. Para sa akin, kung hindi ko ma-utilize yung naging investment ko, masasayang siya. Nagkaroon nga ng pandemic, so medyo tenga yung mga gamit. Papansin nyo naman dito sa channel ko, puro ako na lang, halos ako na lang mini-makeupan ko. Para lang safe. And then, so ngayon, yan, i-utilize ko, titingnan ko yung ano, mag-i-inventory ako kung ano yung mga makeup na meron ako. And then, pag-iipunan ko yung upgrade na gagawin ko sa aking makeup collection in the next years. Last but not the least, syempre, ito lang yung top 4 ko. My last
Eh, kinakabahan ako. Napansin ko kasi itong, ano, itong item na to, medyo napapadala siya sa budget ko last year. Lalo na last year. Medyo napapadala siya at saka medyo mahal siya. So this year, hindi mo na ako bibili ng milk tea. Yes, I know medyo mahirap to. Pero ever since na-experience ko yung acid reflux, medyo nagtitrigger nga yung mga dairy products sa acid reflux. So, isa sa diet ko. So, number one diet ko talaga. Kasama talaga yung milk tea before. Siguro dati, parang every weekend ako nagmi-milk tea. Lagi akong nililibre ng boyfriend ko. Hindi ko sinasabi dito na hindi na talaga ako iinom ng milk tea. Kung may manlilibre sa akin ng milk tea, why not? Pero hindi ko siya para bilhin. Hindi ko sinasabi na hindi na ako pupunta ng mga cafe. Pupunta ako dun, pero hindi ako bibili ng milk tea. Pwede ng mga snacks or fruit teas, mga ganun. Pero milk tea per se, hindi ako bibili. Ayun, so that's it for today's video, guys. Sana po may natutunan kayo. Ilalagay ko na lang po sa description box below kung ano yung mga pinagsasasabi kong mga KonMari method. Gusto nyo po, po pwedeng makita. At kung interested po kayo sa mga ganung bagay, sa tidying up, sa minimalism naman po, ang matitira lang is yung pinaka-essential na bagay. Ayun po, expect nyo po dito sa channel na to this year, more content na para sa akin inspirational. Dadahan-dahanin ko yung facing kasi medyo nakaka-pressure din siya ng konti kasi para sa akin yung ganitong content talagang dapat meron kang pagbabasihan, alam mo yun, hindi lang yung parang naisip mo lang on the spot. Thank you kung hanggang dito andito ka pa rin hanggang ngayon. Okay, so that's it for today's video, guys. Hope to see you on the next one. To God be the glory. Bye.